ang pinagmulan ng Chinese Zodiac. Naidokumento na ang mga hayop ng Chinese Zodiac ay dinala sa China sa pamamagitan ng Silk Road. Ang parehong ruta ng kalakalan sa gitnang Asya na nagdala ng Buddhist belief mula India hanggang China. Ang paniniwala ng ilang iskolar ay nauna pa sa Buddhism at nagmula sa sinaunang astronomiya ng China na ginamit ang planetang Jupiter. Habang ang orbit nito sa paligid ng mundo ay nagaganap tuwing 12 taon. Ang Chinese Zodiac ay binubuo ng 12 hayop na unang lumitaw sa panahon ng Zhongguo, 5th century BC. Walang nakakaalam ng eksaktong petsa kung kailan nilikha ang Zodiac, ngunit opisyal na natukoy ang mga ito noong Han Dynasty, 206 BC hanggang 9 AD. Na mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang Zodiac ay naging isang tanyag na paraan upang matukoy ang taon ng kapanganakan ng isang tao sa panahon ng North Zhou Dynasty, 557 hanggang 581 AD. Ito ay karaniwan pa rin ginagamit hanggang ngayon. Ang Zodiac ay kinakalkula sa pamamagitan ng isang cycle ng 60 taon kung saan ang bawat hayop ay nagpapahiwatig ng ibang taon. Ang Chinese Zodiac ay isang mahalagang kulturang Chino. Ang mga palatandaan ay ginamit sa napakahabang panahon bilang isang paraan ng pagtakda sa mga taon sa isang 12 taong cycle ng kalendaryong Chino. Ang mga ito ay bumuo ng iba't ibang mga katangian ng personalidad na kinakatawan ng bawat hayop. Hanggang ngayon, milyon-milyong tao sa China ang naniniwala sa mga hula at pamahiin na ito na inilalarawan sa loob ng Chinese Zodiac. Ang ilan sa kulturang Chino ay ibinatay din ang kanilang mga relasyon ayon sa Zodiac. Halimbawa, hinahanap ng ilan ang kanilang mga kapareha at kaibigan sa pamamagitan ng paghahanap ng taong may Zodiac sign na tugma sa kanilang sarili. Ginagamit din nila ito para makita kung sino ang makakasama nila. Ang Zodiac ay nagbibigay ng gabay sa kung paano namumuhay ang mga tao. Ang Chinese Zodiac ay gumaganap ng isang kawili-wiling papel sa pag-impluwensya sa kultura at komunidad ng China. Ang alamat ng mga hayop sa Chinese Zodiac. Ayon sa tanyag na alamat, ang mythical Emperor of Jade ay nagpasya na ang isang lahi sa pagitan ng bawat isa sa 12 hayop ng Chinese Zodiac ay tutukuyin ang pagkakasunod-sunod kung saan ang mga taon ay sumusunod sa bawat isa. Sa lunar calendar, ang layunin ay sumama sa Jade Emperor sa Gate of Heaven upang makisalo sa isang piging sa kanyang tabi. Alam niya na ang pangunahing hadlang sa karera ay isang ilog. Unang dumating ang malisyosong daga salamat sa ox na kanyang inakyat, matapos samantalahin ang mahusay na paglangoy ng ox para tumawid sa ilog. Mabilis na tumalon ang daga mula sa tuktok ng ulo ng kanyang kasama upang maabot ang pampang at tapusin ang karera sa pangunguna na naging unang hayop ng Chinese Zodiac. Ang tigre, bagamat isang mahusay na manlalangoy, ay tumagal ng kaunti kaysa sa ox dahil siya ay naabala sa agos ng ilog. Kaya ang tigre ay naging ikatlong hayop ng Chinese Zodiac pagkatapos lamang ng ox. Sunod-sunod na dumating ang kuneho, na sinamantala ang kanyang kakayahan sa pagtalon upang tumalon mula sa nagkalat ng mga lumulutang na troso. Dumating ang dragon sa 5th pwesto, na ikinagulat ng emperador ng Jade dahil siya lamang ang may pakpak na hayop ng 12. Tila ang kanyang pagkaantala ay dahil sa kanyang kadakilaan sa kanyang paglalakbay. Naglaan siya ng oras upang tulungan ang tao na magpaulan para sa kanilang mga bukid bago pumunta sa pampang ng ilog upang hipan ang trosong kahoy kung saan ang kuneho ay napadpad upang maabot ang baybayin. Pagkatapos ng dragon, ang marangal na kabayo sa wakas ay nagpakita ng sarili sa emperador ng Jade. Biglang, ang ahas,
na nakatago sa ilalim ng mga bakal ng kabayo. Ay nagpa siya na tumalon mula sa pagtatago. Nagulat sa hindi inaasahang pagdating, bumangon ang kabayo na nagbigay ng oras sa ahas na dumaan sa kanyang harapan. Kaya, ang ahas ay naging ika-anim na hayop ng Chinese Zodiac at ang kabayo ay ang ika-pitong hayop. Ang kambing, na sinamahan ng unggoy at tandang, sa wakas ay nagharap sa emperador ng Jade. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga lakas na sila ay nakarating sa kabilang panig ng ilog na dumapo sa isang balsa. Ang kambing, ang unggoy at ang tandang ay naging ikawalo, ikasyam at ikasampu na hayop ng Chinese Zodiac. Ang aso ay nakakuha lamang ng 11th pwesto dahil sa hindi niya kayang labanan ang kasiyahan sa tubig. Sinamantala niya ang pagtawid sa ilog upang maglaro at maligo. Ang baboy ang huling tumawid na naging 12th hayop sa kalendaryong Chino. Sa daan, hindi niya napigilan ang pagkakataon ng isang masarap na pagkain. Dahil sa mga piging, nakatulog siya na maaaring ma-disqualify siya kung hindi siya nagising sa tamang oras upang tapusin ang karera. Ang 12th hayop ng Zodiac ay nagtungo sa palasyo. Ang pagkakasunod-sunod na pagpasok nila ay nagpa siya ng pagkakasunod-sunod ng Zodiac. Rat, nauna ang daga sa Chinese Zodiac. Nakikita mo ba ang mahabang buntot sa daga, ang katangian ng daga? Sa kulturang Chino, ang daga ay itinuturing na matalino, maliksi, maingat ngunit agresibo. Si Prince Charles, Cameron Diaz, at Mozart ay pawang mga pinanganak sa taon ng daga. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese Zodiac sign ng daga ay mabilis, matalino, kaakit-akit, matalas at nakakatawa. Mayroon silang mahusay na panlasa, isang mabuting kaibigan at mapagbigay at tapat sa iba. Dahil sa pera, maaaring maging sikim, laging mausisa, naghahanap ng kaalaman at tinatanggap ang mga hamon. Compatible sa dragon o monkey, ox. Ang ox ang napumangalawa sa daga sa dakilang lahi ng zodiac. Maaaring magulat ka na malaman na maraming tao sa China ang hindi kumakain ng karne ng baka. Iyon ay dahil, para sa maraming magsasaka, ang baka ay itinuturing na bahagi ng pamilya. Sa kulturang Chino, ang mga baka ay simbolo ng kayamanan, kasaganaan, kasipagan, at syaga. Ang mga taong ipinanganak sa taon ng ox ay masisipag na manggagawa at may malakas na pakiramdam ng responsibilidad. Kahit na nahihirapan sila sa trabaho, magtitiyaga sila. Hindi sila masyadong romantiko, ngunit matiyaga at hinding-hindi ipagpipilitan ang kanilang sarili sa isang taong ayaw sa kanila. Karaniwan silang tahimik at pinapanatili ang kanilang mga emosyon sa loob. Mahirap para sa iba na intindihin sila. Kapag galit ito ay parang isang pagsabog at maaaring itaboy ang iba. Compatible sa snake o rooster. Tiger, ang tigre ay pumangatlo sa lahi ng zodiac. Ang mga tigre ay itinuturing na mga simbolo ng sigla, katapangan, kamahalan, at kapangyarihan. Ang tigre ay kadalasang hindi kanais-nais na zodiac na hayop dahil sa pabago-bagong ugali nito. Pero nakakagulat, alam mo bang ang mga tiger babies, noong sila ay lumaki, ay nasa tuktok ng Forbes 300 na listahan ng pinakamayayamang tao sa mundo. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese zodiac sign ng tiger ay malaya at may mataas na pagpapahalaga sa sarili. Nasisiyahan silang maging pinuno at tagapagtanggol ng karaniwang mga tao. Gustong-gusto nila ang hustisya at hindi umaatres sa isang argumento. Ang kawalang ingat ang kanilang pinakamalaking kahinaan na nagiging sanhi ng kanilang pagkabigo. Gayunpaman,
hindi sila tunay na nabigo. Ang mga tigre ay laging hahanap ng paraan upang makabangon at magtagumpay sa huli. Compatible sa horse at dog. Rabbit, ang kuneho ay dumating sa ika-apat. Sa kulturang Chino, ang kuneho ay kumakatawan sa kagandahang loob, kabaitan, pagiging sensitibo, pakikiramay, lambing, at kagandahan. Habang ang kanluraning mundo ay madalas na nagsasalita tungkol sa tao sa buwan, nakikita ng mga inchik ang impresyon ng Jade Rabbit. Sa katunayan, ang unang lunar exploration rover ng China ay pinangalan ng Jade Rabbit. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese zodiac sign ng rabbit ay tahimik at magalang. Sila ay matyaga, matalino at makisig. Ang kanilang pakiramdam ng responsibilidad at atensyon sa detalye ay humahantong sa mahusay na tagumpay sa karera. Sineseryoso din nila ang pag-ibig at hinding-hindi madaling mahuhulog sa isang tao. Compatible sa sheep at pig. Dragon. Habang ang dragon ay nasa ikalima sa lahi ng zodiac, ito ay itinuturing na pinakakapaki-pakinabang na nilalang sa kasaysayan ng Chino. Ang imahe ng dragon ay malapit na nauugnay sa mga emperador at royalty ng Chino. Ang mga inchik ay mayroon ding matagal na paniniwala na sila ay galing sa dragon. Ang pagkakaroon ng Dragon Boy Baby ang pangarap ng milyon-milyong pamilyang Chinese dahil pinaniniwala ang magkakaroon sila ng mas maunlad na karera at kayamanan. Gayunpaman, ang pagdami ng mga kapanganakan sa mga taon ng dragon ay maaaring mga hulugan na ang mga sanggol na ito ay lalaki, nahaharap sa mas matinding kompetisyon sa kanilang mga kapantay sa edukasyon at paghahanap ng trabaho habang sila ay lumalaki. Isang makapangyarihang sign, ang mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese zodiac sign ng dragon ay may mga pusong puno ng pakikipagsapalaran at pagmamahalan. Mahirap para sa mga tao na maunawaan ang misteryosong personalidad ng isang dragon. Kasabay nito, sila ay walang malasakit sa mga bagay na inaalala ng karaniwang tao. Maaaring mukhang tamad sila, ngunit kapag nagpasya silang gumawa ng isang bagay, magiging mas ambisyoso at masigasig sila kaysa sa iba. Compatible sa monkey at rat. Snake, nasa ika-anim na pwesto ang ahas na malawak na tinatanggap sa kulturang Chino bilang isang simbolo na kadalasang tinatawag na maliit na dragon. Mahiwaga at kalmado. Ang mga ahas ay pinaniniwala ang may kakayahan na pahabain ang buhay. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese zodiac sign ng snake ay mapangakit, matulungin, introvert, mapagbigay, kaakit-akit. Magaling sa pera, analytical, insecure, seloso, medyo mapanganib, matalino, umaasa sila sa gut feelings, masipag. Compatible sa rooster at ox. Horse. Tumakbo ang kabayo sa ikapitong pwesto sa Great Zodiac Race. Pinahahalagahan ng inchik ang kabayo dahil sa katapatan, maharlika, at di nalulupig na espiritu. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese zodiac sign ng kabayo ay mahilig gumala ng malaya. Sila ay masigla, umaasa sa sarili, matalino sa pera, at nasisiyahan sila sa paglalakbay. Pagmamahalan at pagpapalagayang loob, mahusay sila sa pang-aakit, matalino, walang pasensya at minsan ay nakikita bilang drifter. Compatible sa dog at tiger. Sheep, ang tupa ay pumuesto sa ikawalo sa mahusay na lahi ng zodiac. Sa tradisyonal na kulturang Chino, ang kuneho ay itinuturing na simbolo ng kabutihan, swerte, at kapayapaan. Ang mga sikat na pinanganak sa taon ng tupa ay sina Steve Jobs, Thomas Edison, at Julia Roberts.
Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese zodiac sign ng tupa ay may dalisay at mabait na puso. Mas gugustuhin nilang magdusa ng tahimik kaysa makipagtalo at sirain ang mood ng ibang tao. Kahit na sa katahimikan, pinanghahawakan pa rin nila ang kanilang sariling opinyon. Tungkol sa kanilang mga hilig, gagawin nila ang lahat upang matupad ang kanilang mga kagustuhan. Bagamat mabait, may mga panlilin lang din ang tupa. Sila ay matyaga at magalang na hikayatin ang iba sa kanilang pabor. Compatible sa pig at rabbit. Monkey, ang matalino, mausisa, at malikot na unggoy ay nasa 9 na pwesto sa lahi ng zodiac. Isa sa mga pinakatanyag na kwento sa China ay nagtatampok sa Monkey King. Si Sun Wukong na unang nagrebelde laban sa langit at kalaunan ay sinamahan ang monghe na si Xuanzang sa kanyang paglalakbay sa kanluran. Isang minamahal na icon ng kultura. Ang Monkey King ay nagbigay inspirasyon sa maraming palabas sa TV at entertainment. Ang mga isinilang sa ilalim ng Chinese zodiac sign ng monkey ay gumagawa ng mga bagay batay sa interes. Kung ito ay isang bagay na hindi nila masyadong pinapahalagahan, gagawin nila ang trabaho nang di masyadong maayos. Kung ito ay isang bagay na interesado sila, ilalagay nila ang kanilang buong puso dito at magtrabaho hanggang sa magtagumpay sila. Nabubuhay sila ng mahabang buhay na puno ng enerhiya at pag-usisa para sa mundo. Pinahahalagahan din ng mga unggoy ang mga relasyon. Compatible sa rat at dragon. Rooster. Ang rooster ay naglagay sa 10 sa mahusay na lahi ng zodiac at sumasagisag sa katapatan pati na rin ang pisikal at moral na katatagan sa kulturang Chino. Ang tandang ay madalas na nauugnay sa kumpiyansa, karangyaan, at motivation. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese zodiac sign ng rooster ay nakakaunawa kung ano ang iniisip o nararamdaman ng ibang tao. Mayroon silang mabilis na reaksyon at mataas na emosyonal na katalinuhan. Pala kaibigan, kahit na ang ilan ay tuso. Ang mga pinanganak sa taon ng rooster ay malikhain at mahuhusay sa sining. Bagamat kakaunti ang nakakahanap ng karera sa larangang iyon, mayroon silang pag-iintindi sa kinabukasan at maingat na pinaplano ang lahat. Compatible sa ox at snake. Dog. Nasa 11 na pwesto ang aso sa Chinese zodiac. Ang matalik na kaibigan ng tao sa parehong kulturang kanluranin at silangan. Sa kanyang hindi natitinag na katapatan sa mga tao, ang mga aso ay pinaniniwalaan na mapagmalasakit at mapaglaro. Kabilang sa mga sikat na pinanganak sa taon ng aso sina Winston Churchill, Michael Jackson, at Justin Bieber. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese zodiac sign ng aso ay konserbatibo at puno ng hustisya. Dahil sa kanilang katapatan, ang mga aso ay pinahahalagahan sa lugar ng trabaho. Bihira silang lumabag sa mga panuntunan, maliban sa mga taong mahalaga sa kanila. Sa buhay, gusto lang nilang mamuhay ng tahimik kasama ang kanilang pamilya. Compatible sa tiger at horse. Pig, kontento sa pagiging kwalipikado para sa lahi ng zodiac. Ang happy-go-lucky na baboy ay huli sa pamamagitan ng pamamasyal at pag-enjoy sa daan. Taliwas sa paglalarawan ng kanluranin sa mataba, sikim. Tamad na baboy. Hinahangaan ng mga inchik ang baboy dahil sa kakayahang e-enjoy ang buhay ng lubusan. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese zodiac sign ng baboy ay lohikal na nag-iisip at kayang ayusin ang anumang problema nila. Sila ay mga perfectionist na nag-e-enjoy sa mas magagandang bagay ngunit hindi itinuturing na mga snob. Nasisiyahan silang tumulong sa iba at mabubuting kasama. Matalino sila, palaging naghahanap ng higit pang kaalaman
at eksklusibo, compatible sa rabbit at sheep. Maganda na malaman at maintindihan ang pinagmulan ng ating zodiac sign. Pero huwag natin hayaan na diktahan ang desisyon natin sa buhay. Dahil bawat tao ay unique at hindi mo mahuhulaan ang lahat ng ugali o katangian ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang mga zodiac signs. Sana may natutunan tayo. Hanggang sa muli, maraming salamat! Click on subscribe to watch more videos like this. Thanks for watching. Like, comment, subscribe.